Eric ano Eric Franco Ina, mga kababayan, no. So hindi nakahabol yung pangarap natin sa COMELEC na sana gawin nilang parte ng requirements bago tumakbo ay kondenahin ang CPP, NPA, NDF. But there, walang pumipigil sa inyong mga kababayan namin na tanungin yan sa mga naglalakas loob dyan sa mga tatakbo sa itong incoming elections. Kaya nyo bang kondenahin ang CPP, NPA, NDF at harapan pakondena ninyo in public? Katulad pati yung sinabi ni Eric na will you work? Ikaw ba ay magtatrabaho with government para ayusin ang ating bansa at labanan ang CPP, NPA, NDF? Yan ang tanungin nyo. Karapatan ninyo yan. Yeah. Kasi Eric, pwede bang pakisabi lang, kahit na malinaw lang na example, anong ibig sabihin pag ang SK, ang barangay captain, ay CPP, NPA, NDF? Ay, delikado po yun. Sapagkat ang pagbubuo, Brother Franco, yeah, Miss Ina, Ma'am Lorraine, ng unang organisasyon ay sa mga barangay. Ang tawag po dyan, SPL, sangay ng partido sa lokalidad or party branch. Binubuo yan sa place of work, place of study, and place of living. Ang place of living is barangay yan. Mm. So mahalaga po sa CPP, NPA, NDF ang magkaroon ng tinatawag na deep thoroughgoing political and military infrastructure so that they can recruit for the underground and they can operate with above ground network. Kung wala po ang mga barangay officials na ito at lalaban sa kanila, mahihirapan po sila sa pagmaniobra, sa recovery or expansion ng mga lugar na tinatarget nila. And on the note ng kalagayan nila ngayon, Brother Franco, Miss Ina and Ma'am Lorraine, mga kababayan, they need so much to infiltrate the barangay elections and SK elections so that they will be given the opportunity to rebound and recover, even if not through the NPA, sa kanilang urban and town center operations. Makakalangoy silang muli at makapagbuo ng mga organisasyon na pagsisimula ng tinatawag na mass-based building. Ang sinasabi mo, Eric, siguradong nandyan sila. Siguradong yes, tinatrabaho nila yan. Mm-hmm. So, kasi lagi natin tinatanong dito, no? Ano ba yung sabihin ng laban kasama ang bayan? No? Gagawin ba ng gobyerno yan? Hindi nila kaya na lahat ay gagawin ng gobyerno. Kami nga, may ambag kami dito. Wala naman kami sa gobyerno. Yes. Pero down on the ground, kayo yon. Kayo yung sasabihin ninyo sa naglalakas loob na hingin ang inyong tiwala, ang boto ninyo. Kaya nyo bang kondenahin ang CPP, NPA, NDF, kabarangay captain, etc. Diba? Kayo yon. So Eric, one more question. Hmm. Ano ang mangyayari pagka ang barangay captain ay kalaban ng CPP, NPA, NDF? Napakalakas po na tulong yan, Brother Franco, Ma'am Lorraine, Miss Ina, sapagkat dyan magsisimula. Can you give an example, Eric? Example, ma'am. Yes. Mayor Buller. Correct. Ng Samar. Mm-hmm. Ang kanya mga barangay captain dati ay katulong ng NPA sapagkat takot sa NPA. Pinapatay sila, may armado sa kanilang lugar. Nang tumindig ang mayor sa lugar nila sa Matuginaw, Samar, na pinuntahan ni Brother Franco, may balita tayo dyan, Miss Ina, Brother Franco, lumakas ang loob ng barangay captains. Mm-hmm. Tumulong ang AFP, tumulong ang NTFL-CAC, tumulong ang PNP. Naitaboy po sa more than 70% ng barangay nila na upland area at malalayo, ang NPA. Pumasok ang services. Bumuti ang buhay ng mga tao. Nagkaroon ng kalye. Yes, may kalsada, may school buildings, at ngayon may mga tourism development. Mm. At ngayon, ang Matuginaw ay nag-aantay ng full development intervention dahil ang NPA na itaboy nila papunta sa boundary ng Las Navas at Silvino Lobos, at ngayon ay unti-unting nawawasak ang naiiwang barangay na pinasok na ng ating mga development and security forces doon sa area. So napakahalaga ng papel ng barangay officials. They are the direct link of good governance and security program. Kapag hindi po sila mag-cooperate, mahihirapan po ang AFP at PNP para ipatupad ang security and development program proven by historian Brother Franco, Miss Ina.